Noong mga nakarang linggo ay ipinakilala natin ang Yamaha MT-15 2022. Talagang ang angas ng motorsiklong ito dahil sa format design pa lamang kasi ay masasabi mong panalo na. Lalo na sa pagkakaroon din ng specs and features nito na wala rin katulad. Pero itong ipapakilala natin ngayon guys ay ang nakatatandang kapatid nito na may updated specs and features na rin na siguradong magkugustuhan nyo rin at may posibilidad ding dalhin ito dito sa bansa dahil ang version 1 nito ay nasa bansa na. So ang update model ng motorsiklong ito na Yamaha MT-15 ang tatalakayin natin ngayon. Ano nga bang mga nabago sa specs and features ng motorsiklong ito at kung ano ang mga naidagdag pa at mas maangas nga ba kaya ito sa kanyang nakababatang kapatid na si Yamaha MT-15? Yan ang alamin natin ngayon. Pero bago yun, kung bago ka pa lamang po dito sa akin channel, baka naman kaibigan pwede mo maklik ang subscribe button pati na ang notification bell para naman ma-update kita palagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Sa kabila ng kabi-kabilang pagtaas ng presyo ng gasolina, pagkain, pati na ng mga transportasyon, ay nalampasan pa rin ng Yamaha MT-15 2022 ang ilang pag-upgrade sa specs and features nito. At ang ilan nga sa mga makikita nating unang nabago rin sa motorsiklong ito ay ang front color gold suspensions nito na naka-USD fork na may size na 37mm. Na-inspired naman sa suspensions ng eksklusibong panlaban ng Yamaha sa karera, ang Yamaha R15 version 4. At bukod pa dyan ay tinanggal na rin ang dating back section aluminum swing arm mula sa old version nito, na ngayon ay pinalitan din ng bagong cast aluminum swing arm na hiniram din sa parehong modelo na Yamaha R15 version 4. At bilang karagdagang sa upgraded features nito, kasama ang instrument meter panel gauge, ay nabago rin ang mga features nito. Makikita ang bagong instrument digital cluster na may kasama ng Bluetooth connectivity na pupwede nang i-connect ang cellphone sa mismong system ng motorsiklong ito at pupwede ka nang makareceive ng tawag at message kahit nagmamaneho ka dahil magpapop-up na rin ito sa screen ng meter panel gauge. Ang advantage ng ganitong sistema kapag nagmamaneho ka at may inaasahan kang tawag o message ay makikita mo na sa notification lalo na kung importanteng tawag to na inaasahan mo. At bukod pa dyan guys, nakapaloob na rin dito syempre ang Y-Connect system. So sa mga hindi pa pamilyar sa sistemang ito, ito lang naman ang sistema na kung saan ginagamitan ng application para mas ma-monitor natin ng maigi ang any activity ng motorsiklong ito. Malalaman din natin dito ang mga maintenance recommendation. Tulad na lang halimbawa ng tire pressure, engine oil, battery bolt at marami pang iba. Alright, at ang Yamaha MT-15 para sa kabuang engine specs nito ay naka-single cylinder with 4-stroke and 4 valves na naka-single overhead cam. May cooling system na naka-liquid cooled engine, naka-VVA o variable valve actuation na rin ang kabuang engine nito. Kaya high performance level talaga ang makina ng motorsiklong ito. Na pagdating sa kanyang engine performance ay may maximum power na 19.3 horsepower sa kada 10,000 RPM at may maximum torque din naman na 14.7 Nm sa kada 8,500 revolution per minute. May bore and stroke size na 58.0mm by 58.7mm. Habang ang compression ratio naman nito ay 11.6:1. At syempre batay na rin sa ating research guys na bago rin talaga ang kabuang engine nito. Naka-fuel injection type na rin ang fuel system nito na napakalakas na rin talaga ng performance level nito. Batay na rin yan sa mga nabanggit nating sukat at lakas ng kabuang engine nito. At meron na rin itong mga karagdagang iba pang features tulad na lamang ng safety features nito na ABS sensor o anti-lock braking system na kung saan ay mas maiwasan natin ang anumang aksidente lalo na sa mga biglaang pagpapreno sa napakabilis na takbo. Bukod pa dyan ay meron na rin itong kasamang assist and slipper clutch na pangkaragdagang safety features din ng motorsiklong ito. Medyo malapit na rin ang safety features nito sa traction control system dahil ito lang naman ang tumutulong para maiwasan ang biglaang paglalak ng likurang gulong nito during aggressive downshift o sa mga biglaang liko na napakabilis ng takbo. Kaya naman sa tulong din ito ay maiwasan ang pagkadulas o pagkasemplang o kaya naman ay mauwi sa malubhang aksidente. Alright.
talagang upgraded to guys. Bagong-bago rin ang mga disenyo ng motorsiklong ito na kung mapapansin natin ay dalagang mas umangas at mas lumakas ang appearance pa. Sa pagkakaroon ng new design na dynamic style bodywork ng MT-15 na mas pinalabas ang pagiging heightened at ang adrenaline rush ng motorsiklong ito. Kaya mas naging aggressive pa at mas nagmukhang mabilis sa bagong looks ng disenyo nito ngayon. Samahan pa yan ng bagong disenyo ng muscular body tank na may kabuuang fuel tank capacity na 10 liters na napaka-relax din namang umupo sa bagong riding position nito dahil sa laki ng umbok ng tangke ng motorsiklong ito. Bagong-bago rin ang disenyo ng headlight nito na naka-full LED na with projector type. Ang napaka-powerful at aggressive lighting nito ngayon ang nagbibigay ng malawak na sinag at lakas ng ilaw para mas makadaan tayo ng maayos sa napakaliwanag na kalsada gamit ang motorsiklong ito. Alright. At ang pagkaragdagan pa sa features nito ay meron na rin itong kasamang charging port system, pati na ang side stand engine cut-off switch. At para naman sa chassis and suspensions nito, ang frame type nito ay naka-delta box frame na mas pinagaang at mas pina-slim pa ang fittings nito sa kanyang mga body fairings para mas magaang imaneobra at mas magaang na rin dalhin. At ang front suspensions nito na naka-upside down fork type na napakaganda rin daw ng bounce at napaka-responsive ng control. May dadaan natin sa malulubak ay tiyak hindi tayo makakaramdam ng anumang tagtag o sakit sa bat dahil sa makabagong front suspensions nito na sinamaan din ng bagong rear suspension nito na link time monocross suspension naman na nagbibigay naman ng epektibong spring dumping na kahit pa idaan mo ito sa mga malulubak na kalsada, sa mga mabubundok or sa mga hindi pa masyadong gawang kalsada guys ay hindi ka mahirapang i-adapt ang mga kalsadang ganong klase kasi nga tagandaan ng bawat suspensions nito ay napakagaan na rin ng biyahe mo sa mga ganong klaseng lugar. Alright. At para naman sa wheel and tires nito, naka-alloy wheel na mags at naka-tubeless redial na rin ang motorsiklong ito na may front tire size na 110x80R17 at rear tire size na 140x70R17. May front brake na hydraulic single disc brake at rear brake din naman na hydraulic single disc brake din. At bukod pa dyan guys ay naka-LED type na rin ang taillight nito. Alright, at para naman sa dimensions and capacity, dito natin malalaman kung kaya nga ba natin dalhin ang motorsiklong ito. Tulad na lamang sa kabuuang seating height nito na nasa 810mm na kayang-kayang itayo ng hanggang sa 5'4 flat lamang. Pero syempre, adjustable naman siguro ang suspensions nito. Kaya pwede natin mas mapababaan kung sakaling hindi natin abot ang lupa. May kabuuang habang motorsiklong ito na 1,965mm at kabuuang lapad na 800mm. Habang ang kabuuang taas naman nito ay 1,065mm. Ang wheelbase size nito ay 1,335mm at ground clearance size na 155mm. May kabuuang timbang o bigat ang motorsiklong ito na 133kg at fuel tank capacity na 10 liters habang oil tank capacity naman nito ay 1.5 liters. Alright, at para naman sa average top speed o sa kabuuang speed na nanagawa ng motorsiklong ito ay umabot lang naman sa hanggang 125 to 130 km per hour. So yan pa lamang po ang naaabot na top speed ng motorsiklong ito sa ibang bansa. Pero syempre pag Pinoy nang dumali niyan ay tiyak mas tataas pa yan. Kaya shout out po sa mga magagaling magmaneho sa kalsada. May average fuel consumption din ito na 40 km per liter na nakadepende rin sa riding style mo at depende rin sa lugar na paggagamitan mo. Kasi mas malakas ang pagsumo ng motorsiklo sa gasolina kung sa mga paahon lagi ginagamit. Pero kung madalas naman sa mga patag lang na kalsada ay tiyak saktong-sakto lang ang konsumo nito sa kanyang displacement capacity. Alright. At para naman sa magiging kabuuang presyo ng motorsiklong ito kung sakaling dadalhin ito dito sa bansa, may estimated price na aabot sa 172,000. So depende pa rin yan sa magiging kalakalan ng market. Pero baka magtaka kayo kung bakit 172,000 lalabas ang motorsiklong ito bagamat yung old version nito ay nasa 150 plus lang ata. Hindi pa kasi talaga updated ang inilabas na version dito sa atin na Yamaha MT-15. So ang binago lamang po na version na dumating dito sa bansa ay ang kanyang kulay pati mga decals pati sa design nito. Pero yung mga specs na nabanggit natin sa motorsiklong ito wala pa po sa version na lumabas dito sa bansa noong mga nakaraang buwan lamang po.
right. Kaya may posibilidad din, hopefully someday, na dalhin ang motorsiklong ito na talagang updated sa specs and features sa bansang Pilipinas. Alright. At ito ay available pa lamang sa bansang India at sa bansang Europa. So hanggang dito na lamang po siguro guys ang ating video. Kung may mga katanungan pa po kayo sa iba pang specs and features ng motorsiklong ito, pwede po kayong mag-comment sa baba para masagutan ko po ang mga katanungan nyo pa. At bago po tayo magtapos ay nais ko muna magpasalamat sa mga patuloy na sumusuporta, tumatangkilik, nag-aabang palagi sa mga video na ina-upload ko dito sa aking channel. Maraming salamat po at shoutout po sa inyo guys. Ngayon kung bago ka pa lamang po dito sa aking channel, baka naman kaibigan po di mo maklik ang subscribe button pati na ang notification bell para naman ma-update kita palagi sa mga video na gagawin ko pa. At hihintayin ko rin ang opinion at comment mo sa iba. Kung may mga katanungan ka tungkol sa video na ito, huwag kang mayang mag-comment kaibigan upang nasa ganun ay masagutan ko rin ang mga nais upang malaman at makakuha rin ako ng idea mula sa iyo na magagamit ko sa aking mga susunod pang video na gagawin. This is Oblis Collection. Thank you!